Sabado nga pala ngayon sa Canada at ako ay nasa work. Inaayos ko lang yung room na to kasi bukas may recital yung mga estudyante dito sa trabaho ko. So magpo-perform sila din ng piano, violin, ang kung anumang gusto nila. Matapos ma'am, ginawa ko na yung mga assignments ko. Buti na lang, dinala ko yung laptop ko dahil masyadong maaga na tapos yung mga trabaho ko. Kapag mga ganitong end of the month na talaga wala na akong ginagawa sa trabaho. Tapos nagtimla ko na hot shoulder, sabi ko, oh my gosh, meron palang design sa ilalim yung cup na to. Anyway, nilagpit ko na rin yung laptop dahil munti ko na maubos yung mga assignments ko at baka pagdilat ko, graduation na charot. Umuwi na kasi talaga yung boss ko dyan, kaya nilagpit ko na rin yung laptop ko. Gusto niya kasi kapag free time ko, it's either nag-aaral ako or nagbabasa ko ng libro. At lagi na ako nire-remind na we pay you to do nothing. O diba, bongga, saka makakahanap ng boss na ganun. Anyway, dahil may coloring contest kami bukas, sinaripan ko muna itong mga coloring pencils na gagamitin ng mga estudyante namin. Parang yan ang hotcat ata ng mga batang ito yung mga coloring pencils na ito kasi tignan nyo naman ang EXT na nila. Or baka ako talaga yung may kasalanan kasi lagi ko tinatasay yung mga yan kapag wala akong ginagawa. Pag uwi ko, naglinis ako ng bahay at nag-vacuum ako ng mga kasulok-suluka. Dahil natapos ko na nga kanina sa work ko yung mga gagawin kong assignments at presentation, nagkaroon ako ng time para maglinis at magluto sa bahay. At masasaksihan nyo rin kung bakit sobrang tagal kong magluto ng ulam. Parang tinatapos ko atay isang song sa kada kilos ko. Ang naisip ko nga palang lutuin ay lemon barbecue chicken or lemon grilled chicken. Bahala na kayo. Basta ako makakakain na sa wakas. So, yun lang. Kano nga ba ang pwedeng kitain ng isang international student kapag nagtatrabaho dito sa Canada? Yung minimum wage dito ay depende kung saan province ka nakatira. Nung time na dumating ako dito sa Ontario, yung minimum pa noon ay $15 per hour. Tapos during that time, pwede lang kami magtrabaho ng 20 hours sa isang linggo. So kapag minultiply mo yung $15 sa 20 hours, makakakuha ka ng $300 sa isang linggo. At dahil bago pa lang ako nun sa Canada, sobra na-amiss ako sa kinikita ko. Kasi imaginein mo kapag kinonvert mo siya sa peso, kumikita ka ng 12,000 pesos kada linggo. So ibig sabihin, kumikita ka ng 48,000 pesos kada buwan habang nagtatrabaho ka lang ng 20 hours per week. Sobrang nakaka-amiss, diba? Pero dahil nandito ko sa Canada, kumikita ka ng dollars, malamang gumagastos ka rin ng dollars. So hindi applicable yung lagi ka nag-convert to peso. Pero buti na lang pansamantala nilif yung 20 hours per week na limit. Kaya ngayon nakakapag-work kami na more than 20 hours at dahil doon, malaki yung natulong niya para makapag-bayad kami ng rent at lalo na makapag-ipon para sa tuition fee. Kasi kung magre-rely ka lang dun sa kinikita mo na 20 hours per week dati, medyo mahihirapan ka makaipon para dun sa tuition fee mo for the next semester. Kaya ngayon sobrang thankful ako dahil na-survive ko yung mga nakaraan ko na semester at malapit na akong graduate. So yun lang. Nakailang semester na akong nag-aaral dito sa school ko sa Canada pero ngayon ko lang nagamit talaga yung gym. Eh, lately ko lang din nalaman na libre pala siya. Actually, hindi pala siya libre kasi kasama siya sa tuition kaya na binabayaran. Kaya nagpanggap ako na ginamit ko yung mga equipments. Pero sa totoo lang, yung habol ko na talaga ay itong dance studio. Ibuntay nga pala kami sa school ng mga bandang 8 ng umaga. Medyo yung nagahan namin kasi meron pa kaming klase pagkatapos. Pagkatapos mag-gym, medyo nalagaw pa kami kasi hindi namin alam kung saan banda yung shower. Pagkatapos na, naghanap na ako na mapapestohan ko para naman mag-klase. Taro na to, dalawang course yung pinasukan ko pero usually isang course lang talaga ako per day. Pagkatapos ko mag-klase, grabe talaga yung gutom ko, as in gutom. Ito, kakainin ko lang din yung binan kong calories kanina, pinadod ko pa yung sarili ko. Charot. Anyway, pagkatapos niya, oh, diba, bongga, nasa trabaho na agad ako. Kabog na kabog pa yung eyeliner ko dyan, kala mo hindi napagod? Di naman yung maganda sa transportation dito sa Canada, kahit na kanina pa akong umaga, biyahe ng biyahe mula sa school, hanggang dito sa trabaho, hindi ka pa rin magmumukha nakipagsabunutan at magmumukha ka pa rin tao pagdating mo sa paruroonan mo. Medyo marami akong ginawa sa work ngayon, pero huwari lang kasi parang ang bilis ng oras. Tapos 9 p.m. na ako nakauwi, kita niyo sobrang liwanag pa, so yun lang.